po sa inyong lahat, guys. Ito pong muli ang kwento ko. Ako po si Captain Jane, or kilala bilang si Sarah Bailon. I-share ko lang po sa inyo, guys, ang kaganapan nung pag-uwi ko nang after 4 years sa pagiging isang OFW ng Hong Kong. Ito pong video na pinapakita ko po sa inyo, ito po yung nangyari nung pag-uwi ko. April 30, 2023. Ito po yung flight ko pa-uwi ko ng Pilipinas. 4 years po ako nagtrabaho sa pamilyang ito. Yan si Sir Leo ko po, si Madam Yupose, and then yung baby ko si Chunchun, yung bunso, at saka si Clay, yung panganay. Yan po ang mga kaganapan ng paghatid nila sa akin. Sa 4 na taon po na bilang katulong domestic helper po sa pamilyang ito, hindi po ako nagsisisi. Naging masaya din naman ako. Kahit papano, mahirap po. Walang hindi masagana na OFW. Bilang isang OFW, natural guys, sobra talagang hirap. Pero nung unang taon ko po, nang pagdating ko po sa pamilyang ito, nakita ko naman po at nararamdaman ko natatagal ako sa kanila. Nagsasalita po sila ng English, hindi po ako nahihirapan. And then, yung amo ko po, magkasing edad lang po kami, sobrang bait. Pareho po silang nagtatrabaho sa gobyerno sa Hong Kong, kaya hindi masyadong mahirap. Nung isang taon ko po, guys, yun talagang pinakamahirap ko na ni-struggle ko para lang makita nila na isa po ako mabuti na katulong. Sa isang taon na yun, ginagawa ko po, 5 a.m. po ako gumigising. Sa 5 a.m., nagwa-wash ako ng car. Yung sasakyan na yung nakikita ninyo. Yan po ang kina-car wash ko everyday. Everyday, 5 a.m. in the morning, meron po akong isang oras para mag-car wash. Yung car wash na timba-timba po ang dala mo. Dadala ka ng ilang pirasong tuwalya. Sasabon mo yung car. Hakot-hakutan mo ng tubig sa timba. Ganun po talaga demand. And then after ng car wash, mga 6 a.m., nagpiprepare na po ako ng breakfast ng lahat. Kasi pumupunta po yan sa school ang dalawang alaga ko. Sinusundo po yan ang lola nila. Hinihatid po yan ang school. So, 6 a.m. to 7:30, yan po ang preparasyon ko sa almusal. Kasi 7:30 na po dapat nagkain na sila ng almusal. Then, sabay-sabayan silang aalis sa bahay. Noong una, nahirapan ako, guys, kasi pinakaayaw ko talaga na gawin is yung gumising ng maaga. Pero ginagawa ko yan. And then, nung kalaunan, para nasanay rin naman ako. Hanggang sa tumagal, lumipat kami ng ibang bahay. After 1 year, lumipat kami sa isang bahay. Doon na po ako nakatikim ng masaganang buhay. Kasi maganda yung kwarto ko. May sarili na akong kwarto. Sa sarili kong kwarto, may sarili na akong kumita. Actually, guys, hindi lahat ng trabahante sa Hong Kong ganyan po ang buhay. Hindi po lahat ng nagtatrabaho sa Hong Kong may sariling kubeta, may sariling kwarto. Yung iba na sa sala lang po natutulog. Kaya naman sasabi po natin na swerte na rin po ako. And then sa katayuan ko po, hindi po ako namamalingki. Yung ibang katulong po sa Hong Kong, sila po yun everyday bumabiyahe, namamalingki. Binibudget po nila yung pera na binibigay ng amo nila. Tuwing may bibilhin ka, hingan mo ng resibo at kailangan mo ipakita sa amo mo. Ganun po kahirap sila. Hindi po sila basta-basta yung bibigyan ka lang ng 100 pesos, halimbawa, 100 Hong Kong dollars. Ibili mo lahat kung ano yung gusto mo. And then after, tapos. Hindi po. Talagang magplano ko lang kung ano yung lulutuin mo that day. Yun lang dapat ang bibili mo. Kaya, hindi rin basta-basta. Mahirap talaga mamalingki pag hindi ka sanay.
Kaya yun, sa training namin nga, diba? Sa training namin, bago kami pumunta ng Hong Kong, sinabi talaga ng teacher namin yan, na kailangan namin matuto paano magbilang ng pera sa Hong Kong, paano magbili, ano yung Cantonese ng ganitong gulay, para hindi ka maano mahirapan. So, sa akin, libre po ako dyan. Wala po ako. Never po ako namalingi. Yung lahat po ng in-order ng amo ko is online lang po. From gulay, goods, lahat-lahat. Online na po yan. So, medyo magaan po ang buhay ko. No? But, nung after 2 years, natapos na ako sa first contract ko po, kailangan ko na sanang umuwi. Yung time na yun, nakakaramdam ka na ng excitement, makapagpahinga ka lang. Pero sa kasamaang palad, naalala niyo yung pandemic. Yun po ang oras na dumating yung pandemic sa Hong Kong. Yun month na yun, yun po ang month na sana tapos na ako sa kontrata. At ako sanay, umi ng Pilipinas. Pero sa kasamang palad, hindi po yun natuloy. Siguro, plano ng Diyos. Ganun naman talaga. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga nangyari, lahat po yan ay plano ng Diyos. Kahit masakit, parang gumuho po ang mundo ko noon. Kasi ando na yung excitement mo. Nakarite ka na, namili ka na pa sa lubong ng anak mo, pero hindi pa natuloy. Hindi ako nakauwi. Yung time na yon, bawal ang flight, close ang lahat ng paliparan ng eroplano. Sarado, hindi ka pwedeng lumabas sa Hong Kong. Kaya kailangan kong, wala akong ibang paraan kasi ma-expire na yung visa ko. So, kailangan mag-pirma ako ng panibagong kontrata. So, sa Hong Kong kasi guys, hindi ko alam sa iba, pero sa akin, hindi ako makaka-uwi hanggat hindi matapos ang 2 years or isang kontrata. Sa bawat kontrata, 2 years pa yun. So, another na pag-release. Another 2 years. Hindi ko nakita yung pamilya ko. Wala. Hanggang cellphone lang kami nabubuhay. Pero God is good. Dumating pa rin ang panahon. Ang ganito. Yung saya mo. Nauwi ka na sa pamilya mo. Sa 4 na taon, nakasama ko yung pamilya nito. Pinaramdam mo na sa akin guys na isa rin talaga akong pamilya. Kasama ako. Bali, isa ako sa kapamilya. Masaya kami. Yung mga anak, mahal-mahal ako. Kahit ano yung kakainin nila, ano yung gagawin nila, sinasabi nila sa akin. Kahit na may plano yung amo kong ganito, ganyan, sinasabi sa akin. Parang normal life lang kami, parang Pilipinas lang din. Ang pagkakaiba lang guys, yung pagkain, kasi nabubuhay talaga sila sa Chinese food. So, medyo doon ako nahirapan. Naranasan kong nagkasakit. Medyo ina-accept ko pa yung klase ng pamumuhay nila. Pero kalaunan, okay lang din naman ako. Ang ganda ng ngiti ng baby chonchon ko. Yung video na yan guys, is yung nasa car kami. Hinahatid na nila ako sa airport. Pero yung panganay yan, si Coco, halos ayaw na akong pansinin. Nasaktan ako, pero ramdam ko na galit kasi sila na umuwi ako, to be honest. Kasi nung narinig nila na hindi na ako magre-renew ng kontrata at hindi na ako magtatrabaho, uwi na ako ng Pilipinas, talagang nagdadabo ang dalawang bata. Liar daw ako. Ako ay si Auntie Jane nila. Alam nyo guys, masakit sa akin yun. Yun ang first time na sinigawan ako ng mga bata dahil sinungaling ako. Pero pinaliwanag ko naman sa kanila na kailangan ko umuwi. Isa papagod na rin ako. Kailangan ko ng pahinga. Kaya hanggang sa pag-uwi namin, hindi ako pinapansin ng batang yan, yung panganay. Pero yung bunso, mula sa sasakyan, pababa, pagdating namin sa airport, talagang nakahawak kamay sa akin. Yan talaga ang best friend ko, yung bunso. Kaya nung palapit na kami sa airport, nakita niyo naman yung amo kong babae,
nagka-drive yung amo kong lalaki. Hinati nila ako, inaasikaso talaga nila. Sinisigurado talaga nila na maayos yung pag-travel ko. Kahit yung bagahe ko, kung ilang kilo lahat, binayar lahat ng amo ko yan. Inalala pa nga nila yung gitara ko. Hindi ko makalimutan yun. Kasi sabi ng amo ko, iba ang bayad doon sa gitara, baka mas mahal. So, nagbigay na sila ng extra para pambayad ko lang sa gitara. Kasi alam nilang mahal na mahal ko yung gitara. Hindi ko pwedeng iwan. Yun kasi ang gitara na pinakauna kong sahod sa Hong Kong, binili ko ng gitara. Yun, alam nila yun. And papasok na kami dyan sa airport. Ang tanang time na yun. Sa katotoo lang, hindi ko na lang nilagyan ng boses yan kasi kung marinig nyo lang, ayaw talaga akong pansinin ng bunso ng panganay. Gusto ko magpicture sa loob ng sasakyan, ayaw niya. Kinukuha niya yung cellphone ko noong time na yun. Kaya natatawa yung bunso, pati yung nanay niya. Kaya yan, yung nakikita nyo guys, yan po ang bus dito dyan sa Hong Kong. Parang ano yan, dalawang floor yan. Tapos nag-enjoy ako sumakay dyan sa taas. Yan po ang bus sa Hong Kong. Ayan ang time na yan. Papalapit na kami sa airport niyan. Kung nakikita niyo. Ayan. Sobrang masayahin ang pamilyang yan guys. Proud ako dyan. Sobrang talino ng mga alaga ko. Isa ako sa nag-lead sa kanila kung paano magsalita ng maayos ng English kasi nung pagdating ko hindi pa masyadong marunong mag-English, pati yung tatay ng mga bata hindi yan talaga marunong mag-English, yung nanay lang. Naalala ko dati sabi ng amo kong babae, kung walang Auntie Jane mahirapan ako maturuan mag-English sila, buti na lang may Auntie Jane. Kaya hindi ko makalimutan, mahal na mahal ako ng amo. Pag malaman lang nila na sinasagot-sagot ako ng mga bata, grabe yan, ang punishment ng mga bata. Galit na galit yung tatay nila. Lagi nilang sinasabi, respect Ate Jill, respect Ate Jill. Kasi ramdam nila kung gaano ko kapal yung mga bata din. Minsan maabutan nila na umiiyak ako. Kasi ikaw ba naman sasagutin ka ng bata na hindi ikaw ang boss, hindi ikaw ang mommy at daddy ko. Bakit pinagbabawalan mo ko? Tapos maririnig yan ang amo ko sa kamera eh. Ayan, galit na galit yung amo ko. Ganyan po sila. Hindi po nila kinukonsente yung anak nila. Kaya bilip na bilip po ako sa mga amo ko po. Hindi po sila kagaya ng ibang amo sa Hong Kong na kung may mali yung bata, ikaw po yung kagpagagalitan bilang katulong. Hindi po sila ganun. Kaya masaya din naman ako guys. Yan, papasok na kami sa airport yan. Laking pasalamat ko talaga guys na hinihatid ako ng amo ko sa airport. Kung hindi, hindi ko talaga alam ano gagawin ko pagdating dyan dahil sobrang laki po ng airport. Haba po ng nilakad namin. Sobrang layo bago kami nakapunta kung saan ako pipila, saan ako papasok. Kaya sobrang thankful po talaga ako. Nung time na yan, hindi po talaga nagtrabaho yung amo ko. Wala silang lakad. Nagsit po talaga sila ng schedule na sa bahay lang. Kumain kami ng kumain. Nagluto ako ng marami para lang maghandaan ang pag-alis ko. Pasok na po kami niyan. Hindi madali talaga guys. Pero kahit papaano hindi talaga ako nagsisisi. Sa pagtatrabaho ko bilang OFW sa Hong Kong, ang dami kong na-experience. Ang dami kong naranasan, ang dami kong natutunan.
marami ring tao na nakapaligid sa akin, na binibigyan talaga ako ng halaga. Isang matitinong mga kaibigan, yung matatagpuhan mo mga totoong tao. Ayan, bumaba kami guys, pero yung panganay, ayaw niya akong ipatat sa mga gamit ko. Ipakita ko daw sa kanya na matapang ako. Pakita daw niya sa akin na matapang daw siya. Malakas daw siya. Kasi yan lagi naming sinasabi pag alis ako. At merong isa sa kanila nang iiyak. Ang tawag ko ay bakla. Kaya galit na galit yan sila sa bakla. Kaya pinapakita nila sa akin lagi na malakas sila. Mas malakas pa sila dapat kay Auntie Jean. Yan ang amo ko. Wala lang sa kanila, nagbibideo ako. Okay lang yan. Magbibicture man ako, magsiselfie ako. Walang problema sa amo ko. Ayan, yan ang bunsok na alaga ako si Chonchon. Yung ngiti niya, parang hindi niya alam ng mga nang mangyayari. Pero ramdam ko na nalulungkot siya. Hindi niya ako pinibitawan. Pero yung panganay, yung tatay niya nauna, naghahanap ng ruta kung saan kami liliko. Kasi pag hindi mo kabisado, mamawala ka sa loob ng airport. Sobrang laki. Yan, ini-enjoy lang namin yung paglakad-lakad, paghatid nila sa akin, na sobrang layo nilakad nila. Tapos yung bunso, nakahawak sa akin. Hindi talaga umaalis. Yan ang panganay ng alaga ko. Ayaw niya ako ang mag-push sa cart. Gusto na siya. Tapos ito namang bunso, kwento ng kwento sa akin habang naglalakad kami. Kaya hindi lang pinapansin ng nanay niya. Kwento lang siya ng kwento. Parang niyaya niya akong bumalik. Maganda talaga dito sa Hong Kong, Auntie Jane. Lagi niya akong sinasabihan. Tinutor niya ako doon. Ganyan, Auntie Jane, maganda yan. Yan o, Auntie Jane, maganda yan. Parang ganun. Para babalik ako. Pero ramdam ko yung hawak ng kamay niya sa akin ang higpit. Hindi siya bumibitaw hanggang ando na kami sa pinaka malapit na mag-goodbye na ako. Hindi talaga yan bumitaw sa akin. Ayan, tingnan mo yung panganay. Hala, tulak siya ng tulak. Pinanindigan niya talaga. Relax lang daw ako. Kasi mapapagod daw ako mamaya pag nasa aeroplano na ako. So habang andyan pa daw siya, siya daw muna magpapakahirap. Simple lang yung amo ko, pero ang ganda ng laki ng sahod niya, laki ng trabaho niya sa gobyerno. Sobrang simple lang. Okay, we go. Ayan ako. Bit-bit pa rin ang gitara. Yan lang ang karga ko ng bagpak at sa kanyang gitara. Kahit nakasakay kami dyan, inawakan siya ng mama niya. Umatras siya kasi gusto niya doon sa akin. Kasi may ituturo daw siya. Ganda ng amo ko, guys. Tingnan mo yung hawak kamay niya sa akin. Hindi ko makalimutan. Tuwing naglalakad kami, saan-saan kami pumunta, ganyan siya humawak ng kamay sa akin. Sobrang sweet na bata na yan. But I want to ride kaya nakalatak talaga sa puso ko. Ang bata na yan. Hanggang sa ngayon, hindi ko makalimutan. Paano siya maglalanding? Paano siya umiyak pag pinaramdam? You must be strong and brave. Can you carry me, Auntie Jean? You know? Tapos, bago yan natulog, kinakantahan ko yan. Doon na naninibago yung amo ko. Mahilig talaga ako pag ito. So, hana sa akin. So, makalaunan mo sana siya. Hindi siya makalaunan. Ang saya niya. Pero, alam niya malapit na ako bumitaw, lalo siya nag-kipit na paghawak sa akin. Alam niya, sabi kasi nang hinanay mo, time na yun. Malapit na tayo, malapit na tayo. Go, sweet. Ang long time. Because we are not pushing. Sabi pa ng mama niya, makahawa ka kay Auntie Jean mo para kay mong jowa. Sabi niya, I don't care. Gusto ka lang makipaglaro. Mag-mountain climbing daw kami sa loob ng airport.
saan yung flight ko. Yung isa, pinanindigan talaga yan mula pagpasok namin hanggang pagdating ko sa pila, siya ang nagtutulak ng cart. Yan po mga gamit ko lahat. Tsaka iba yung mga batang ito, Diyos ko. Sana nga, babantayan sila lagi ni Lord. Sobrang mahal ko mga batang yan. Pag-uwi nang galing sa school, sila pa yung may pasalubong sa akin. Mga lollipop, candy. Bibili nila ako ng kahit ano. Chocolate, para kay Auntie Jane. Lalo na pag alam nila, pagdating nila na may niluto akong cupcake, may niluto akong pancake, mga paborito nilang merenda, tea time. Basta, bago yan sila kakain, hanapin sila ng mga pagkain sa bag nila kung ano yung bibigay nila sa akin. Ganyan po, yan sila ka-sweet. Kahit sinabi ko, baka pagod ka na, kukuha ko na, ako naman magtulak, ayaw niya talaga. He's okay. Ito na yung oras, guys, na magpapaalam na ako sa kanila. Ito yung pinakamasakit. Yung yakap ng bata. Tapos nung sinabi niya, babalik ka pa ba? Sabi ko, hindi na. Hindi ko pa alam. Bigla niya akong tinulak. Grabing yakap niya, napaalam. Pero nung sinabi niya na, babalik ka pa ba, Auntie Jen? Sabi ko, hindi na. Ayan, nagalit na siya sa akin. Tinulak niya ako. Tapos ang dami niyang kondisyon na sinabi, kaya hindi ko mabitawan yung kamay niya kasi galit na siya. Sinasabi ko na hindi na ako babalik. Tinulak niya ako. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi ka na babalik, wala na akong antigen. Sabi niya, wala na akong antigen. So anong gagawin ko? And mga tinatanong niya sa akin, kung hindi ka na babalik, sino magluluto sa amin? Sabi niya ganun. Tapos bukas may school ako, sabi niya, kasi last Sunday yan eh. Bukas may school ako, sino ang mag-ano sa akin? Sino ang maghahanda ng baon ko? Kailan ka babalik talaga? Hindi ka na ba talaga babalik? Naglalay ba daw talaga ako? Baka liar lang ako, sabi niya ganun. Ayan. Yan to po ang simpleng story ko po. Simple lang po to. Maliit lang po ng mga kwento. Pero maraming salamat po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa video nito. Salamat po sa mga magla-like, sa mag-subscribe po sa istorya ko. Abangan niyo po ang ibang kwento ko po about bilang OFW. Ginawa ko po to, na-edit ko po tong video nito sa kasalukuyan. Andito na po ako sa Thailand. After ko umuwi ng April 30, 1 week lang po ako sa Pilipinas. May 7, fly na naman ako sa Thailand. So abangan yung mga next na kwento ko, guys, about sa Thailand na naman. Ito po ang huling kabanata ko, ang huling istorya ng buhay ko sa OFW Hong Kong, sa buhay ko po sa Hong Kong. Ito po yung last video na ginawa ko habang nasa Hong Kong ako. Lastly, before ako matapos ang video nito, pinakilala ko po yung nakilala ko po sa airport na umalalay din po sa akin. Na nakilala ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. Naway nagustuhan niyo po yung simpleng video na ginawa ko po. Sana panoorin niyo ulit yung iba pang video na i-upload ko po soon. So ito po ang buhay ni Captain Jane or ni Sarah Bailon. Captain Jane sa Star Maker and Sarah Bailon sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at sa pagla-like. Libreng comment po. Hinihingi ko po yung inyong mga komentaryo. Baka naman kahit papaano makatulong kung ano yung request ninyo na ibablog ko next time. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless. At sana'y manatili tayong masaya, matatag sa bawat laban ng ating mga buhay. Lagi lang natin iisipin, God has a plan. God is good all the time.
Mahirapan man tayo, lahat yan ay plano ng Diyos. So dapat nating tanggapin, magpatuloy, bumangon. At huwag tayong magalit sa Diyos. Dahil lahat po yan ay may reason ng Diyos kung bakit niya binigyan tayo ng mga pagsubok na ganito o ganyan. So kailangan lang natin magiging matatag. Ito pong muli si Captain Jen, mananatiling matatag. Kahit mag-iisa pa yan sa iba't ibang bansa, mananatiling matatag at may takot sa Diyos. God is good all the time. Goodbye guys. Mag-ingat po kayong lahat. At lagi niyo pong tatandaan, huwag po kayong tumawag sa Diyos kung wala po kayong tiwala sa Kanya. At before po kayo tumawag sa Kanya, dapat may tiwala po kayo. Lahat po yan, wala pong imposible sa Diyos. Yan lang po ang pinaniniwalaan ko bilang 7 years OFW from Saudi Arabia to Hong Kong. Yan lang po. Malaki lang po ang tiwala ko sa Diyos. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo lahat. Keep me safe guys. And let's put God first before anything else. Yan lang po ang importante. Siya lang po ang unahin bago ang iba. Thank you and goodbye.